bagong pangitain, nandito tayo upang sumamba sa nag-iisang Diyos. Siya'y karapat-dapat purihin, karapat-dapat sambahin, at ibalik ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin sa pag-umpisa ng ating devotion. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Panginoon. Salamat na nandito pa sa aming kalagitnaan. Ayon sa iyong mga salita, Panginoon, kung may dalawa o higit pa na nagkakatipon sa iyong pangalan, nandito pa sa aming kalagitnaan. Panginoon, sa umagang ito, dala namin ang aming ganap na pananampalataya, O Diyos, na handa kang tumugon, handa kang makinig, handa kang sumagot, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan. At sa umagang ito, sa aming maglapit sa iyo, gawin mo kami karapat-dapat, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, linisin mo ang aming mga isipan. Ihanda mo kami, Panginoon, ang aming kaluluwa, Panginoon. Ihanda mo para sa iyong mga salita, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, sa umagang ito, ang iyong mga himala, Panginoon, ay magkaroon ng kaganapan sa bawat isa sa amin. Maging malaya ang bawat isa, Panginoon, dahil kung nasaan ang iyong banal na Espiritu ay nandoon ang ganap na kalayaan. We pray for the outpouring of your Spirit, O God, in this place. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Sa atin po mga Biblia, sama-sama po natin basahin at buksan sa aklat po ng Hebrews chapter 11. Hallelujah. Hebrews 11:1 says, "Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anupat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito ay sinaksihan sa kaniyang siya ay matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. Sa pamamagitan nito ay patay na siya ay nagsasalita pa. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniya na siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kaniya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya na may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanga. Praise the Lord. Sandali po kayo mga kaupo, mga kapatid. Atin pong namnamin ang salita ng Diyos sa umaga ito. Ibigay muli sa atin ng Panginoon sa umagang ito ay pananampalataya. Dahil po sa maliit lang na pananampalataya, ay kaya nga natin magpalipat ng mga mundo. Sabi ng Bible, kung ang iyong pananampalataya kasi liit ng butil ng mustasa, sabihin mo sa isang mundo na lumipat at ito ay malilipat. Hindi literally na magpapalipat tayo ng mga mundo, pero yung mga bundok ng pagsubok, bundok ng karamdaman, ng mga challenges sa buhay. Yun ang nais ng Diyos muling buksan ng ating spiritual na mata. He is still the God who can do miracles, who can do impossibilities. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yung mga bagay na hindi mo pa nakikita, sa future mo palang naiinabi sa iyong kaisipan, kung mayroon kang pananampalataya, parang nahahawakan mo na. Hindi mo pa talaga literal nahahawakan, pero sa iyong spiritual mind at pananampalataya, nasa iyo na yon. Kung ano ang feeling mo, the moment na matanggap mo yung pagpapalang yon, gano'n na ang nararamdaman mo ngayon. Wala pa man, gano'n na ang feeling mo. Bakit? Dahil mayroon kang pananampalataya na anuman yung ibinigay sa'yo ng Diyos na pananampalatayanan mo, soon,
sa tamang panahon, ibibigay ito ng Diyos. Sabi nga po, through faith, we understand that the world, ang buong mundo, ay ginawa dahil sa salita lamang ng Diyos. Pag nakakita ka ng creation ng Panginoon, ang mga puno ba ay may tatak? May created by Jesus Christ. Kasi yung mga normal na bote, nakalagay ito, made in the Philippines. Nakasulat kung sinong factory ang gumawa nito. Pero ang mga puno ba, may mga tatak ba yan? Ang Diyos ang gumawa niyan. Ang bawat tao ba, mayroon kang makikitang palatandaan na si Jesus Christ ang literal na kasulat ng pangalan niya? Ang sabi po, sa pananampalataya, lubos nating naunawaan at naisip, nagkaroon tayo ng pangunawa na ang lahat ng bagay na ating nakikita na nilikha ng Diyos, may isang Diyos lang na lumikha nito. Hindi kailangan ng visual na ebidensya, hindi kailangan na kailangan talaga may makita kong nakasulat, may tatak, created by Jesus Christ. Pero ang sabi nga, kung tayo'y mananampalataya, alam natin, ito'y nabuo dahil sa salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, sabi nga, ito'y sinabi lang ng Diyos at ito'y nagkaroon ng katuparan. Sinabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag. Kung sa simpleng salita ng Diyos ay ganoon na at nagaganap, sabi nga, kung sasabihin lang ng Diyos na gumaling ka sa oras na ito, magaling ka na. Ganun niya ang point of comparison mga kapatid. Kung sasabihin sa'yo ng Diyos, through your faith, yung mga utang mo, yung lahat ng expenses na kailangan mong bayaran this month, mababayaran yun this month. Sa anumang paraan, may gagamitin ang Panginoon, merong blessing na ibibigay sa'yo. Sabi nga, hindi kailangan na church anniversary, hindi kailangan na Pentecost Sunday para makuha natin ang ating pangailangan mula sa Diyos. Ang kailangan lang, may pananampalataya tayo sa Kanya. At ang sabi nga, it is impossible to please Him kung wala tayong pananampalataya. Kung nandito tayo, na tayo ay duda, parang hindi kasi ako karapat dapat i-bless. Pero atin pa rin ako. Pero siguro katitingin lang yung ibibigay sa akin ni Lord kasi Monday to Friday, di ako masyadong nakapag-pray. Kung ikaw yung ipagdududa, kailanman hindi mo mapiplease ang Diyos. At yung binasa natin dito mga kapatid, si Abel, si Enoch, and the whole chapter ng Hebrews 11, paano nila nakuha yung blessing na mula sa Diyos? Sabi dito, he had this testimony because he pleased God. Pag nalugod ang Diyos sa'yo, kahit yung mga bagay na hindi mo pa naiisip, higit pa sa iyong naunawaan, ipagkakalupin mo sa'yo ng Diyos. Dahil pag na-bless ang Diyos sa'yo, gano'n na lang ang kanyang pag-ibig sa'yo na gusto niya talagang pasayahin ka, bigyan ka ng kagalakan na nagmumula sa kanya. So sa umagang ito, mga kapatid, let us continue holding on to our faith, believing Him that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Siya ay nagbibigay ng timpala, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi nandito upang parusahan ka, ikaw ay i-down, down ka na nga, i-down ka pa ng Diyos. Hindi ganun ang Panginoon, mga kapatid. He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kung nandito ka, hinahanap mo ang Diyos, He will reward you. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I do believe na pag ang salita ng Diyos ang pumasok sa ating mga puso, sa espiritu ng ating pagsamba, kikilos ang Diyos. At hindi na kailangan ng marami pang salita. Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa umaga nito. Let's worship Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Habang pumapalak pa kayo ay praise the Lord. Praise the Lord. Gawin natin yan. Habang pumapalak pa kayo sa inyo ay praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Bago natin idulog sa Panginoon ang ating mga pangailangan, itong mga prayer request na ito ay may katugunan na.
Erang sabi nga, worship is the key to the miraculous. Kayaan muna natin ma-please natin ang Diyos. At ang lahat ng ating pangangailangan ay magkakaroon ng kasagutan. Hallelujah! Hallelujah! Sandali lang tayo manalangin to start our worship service. Hallelujah, Jesus! Lord, ang pananampalataya ay nandito sa aming atmosphere ngayon. At salamat po, God. Because the gift of your faith, Panginoon, ay nandito sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, O Lord, stir up mo ang aming mga espiritu, Panginoon. Hayaan mo na kami mamulat, O Diyos, sa mga bagay na gusto mo pang ipagawa at gusto mo makamit ng bawat isa sa amin. Hindi lamang material na bagay, Panginoon, kundi lalong higit sa mga espiritual na bagay, O Diyos. Sa umagang ito sa aming pagpupuri at pagsamba, ay sinasaway mo, O Diyos, ang espiritu ng doubt, Panginoon, sa bawat isang kapatiran na nandito. Lord Jesus, I rebuke the spirit of fear in the name of Jesus. At anumang Panginoong hadlang upang makamit namin, O Diyos, sa iyong mga miracles, I rebuke it in the name of Jesus. I bind it in the name of Jesus. Ito'y wala niyang magagawa sa bawat isa sa amin. And I release your spirit today, O Lord. Hallelujah, hallelujah. By the power of the name of Jesus, let victory be upon this church. Let miracles flow and let signs and wonders follow us that believe you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Hallelujah. 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 We got the way of the Lord. Umaganito.
The rain won't last forever. The sun will shine again.